kapatid ko, saka yung dalawa kong, ay tatlo kong pamangkin, tapos nanay ko, ako, tapos yung pinapaaral ko. Pero ang nanay ko, nagtatrabaho siya, naglalaba. Ano ko naman sa buhay namin, ayaw ko naman yung mayaman na mayaman eh. Gusto ko lang simple. Gusto ko yung meron kaming natitiran. Tsaka, di. Tsaka ako, bigyan akong lakas ng Panginoon para yung mga puma, ano ko silang lumaki. Lalong-lalo na itong apo kong lag-aaral. Sabi ko, Diyos ko, bigyan po ninyo lakas ang katawan ko, pati yung anak kong nag-aanap buhay. Kahit saan pumupunta-punta siya. Masipag po tsaka mabait. Simula po nung maliit ako, tapos pa nung abang tumatanda ako, siya po yung nagpaaral sa akin. Grade 1 hanggang high school. Siya po yung nagbibigay ng baon sa akin sa school. Ganun din po yung trabaho niya sa sapatos tsaka payong. Sara naman, kaya napunta sa amin, maliit pa yan. Ang tatay niya, nakulong siya noon. Pinadala siya ng DSWD, baby pa lang siya eh. Sabi niya, yung mama niya binibigay sa mga nagpapalimos. Sa Tagalan, di pinalaki namin si Sara. Tapos hanggang sa dumating po yung babying pamangkin ko. Kung paglabas ko, may nakita na lang akong baby nasa kaon. Anak ng pinsan mo yan, si Rick Lacing. Ah, ganun, kuya. Ako, nasaan na po siya? Iiwan mo na po daw sa inyo yan. Tapos sinabi niya, oh, sige po, iwan niyo na lang po pagdating nila nanay ko tsaka kuya Edi. Sila na lang po daw, dalawang nagtatrabaho ng nanay ko tsaka si kuya Edi. Hanggang po sa nabubuhay namin sila, pag uwi po nila, may dalang gatas, okay, edi dun sa bathing 1 month. Yun po, pinagpatuloy niyang pinalaki yung maliit hanggang po sa pinabinyag namin. Hanggang po ngayon na nagdalaga na yung alaga nila. Hanggang sa grade 9 na po ata siya, o 8. Siya po yung tumayo kong tatay. Okay lang po, ano, sobrang close po namin sa isa't isa. Yung nagbubusitan po kami, ganun. Ang pangit niya po. Tapos pangit din daw po ako. Tapos sabi ko naman po, kung pangit ako, pangit ka rin kasi tatay kita. Sabi ko po. $120 po. Pero syempre po, may days po talaga na kulang. Pero magtitiis po talaga ako kasi syempre mas gusto ko po. Mas importante po sa akin yung ano, bawat araw po sa klase. Ano po, sa Pamasaya kasi kada isang jeep po, 8, eh dalawang jeep po ako, Marisol. Tapos ano, Pandan. Tapos yun po, diretso ano na po nun yung eskwela ko. Tapos pauwi din po, dalawa din po. So, 16 plus 16, 32 na po siya nun. Tapos, yung ano po, Doon na rin po ako kakain, magla-lunch, tapos yung merienda ko po, doon na din. Una po ito, yung nasa rent po na to. Binili niya daw po to para mawala yung sakit ko. Tapos hinuhudugan niya po. Tapos ito po, dati po sa kanya po to. Inano niya rin po to, hulug-hulugan. Kaso ngayon po, binigay niya na po sa akin, yung cabinet po na to. Tapos po yung solar po, binili niya rin po to, hinuhulog-hulugan niya po.
pati po yung santo ninyo. Dinatnat ko na po to since baby po nandito na to. Ang anak ko hindi man nag-asawa, si Sarah na lang ang pinag-concentrate niya sa pag-aaral. Kahit ang araw-araw akong umaalis, kasi kailangan. Kasi parang meron ako mission, yung tawag doon, meron ako pinapaaral. Kung hindi ko ano yung sarili ko, hindi matutupad yung pangarap ko sa bata. Na gusto ko na, kahit ang binigay sa akin, mulang pagkabata, gusto ko siya na matapos sa kanyang pag-aaral. Barang alam na hindi siya mukhang kawawa at meron siya pinag-aralan. Sa akin naman, araw-araw akong maalis iba-iba. Pag-isa sa Fernando, tapos Paning, Paragilara, Saging. Sa ako talaga sa Fernando. Pag-isa naman po, nasa Balibago ako, Babalakat, Dawu. Sabi nga niya, birthday ni Papa mabukas, sabi niya kanina lang. Wala, sisimba lang siya kako. Wala naman tayong pera. Pag alimbawa, pag nagka-pera tayo, bibili tayong ano. Salamat ko sa kanya dahil sa isang taon naman binigyan niya sa akin. Lalo na sa birthday ko ngayon, kahit ang papano, kahit ang walang handa. Pero tuloy-tuloy ako nagpapasalamat sa kanya. Birthday ko man, trabaho man, pupunta rin ako dito pag umaga. Tapos pagkatapos ko, trabaho na. Galing ko sana, magkakaroon ako ng yung hindi na ako nahirapan. Sa sakyan ko. Meron time na bigla-bigla na dumarating ka, hindi mo inaasahan. Yung nangyayari sa buhay ko. Yun. Pero yung no, sabi na, dahil ka, darating rin yan. Ang isang araw ko, minsan yung 300, yan, 200. Pag minsan panahon na naman na may nakakatakpo ko ng 500. Kasi po yung tahi ko si kwenta eh. Pag minsan, pag nalalanganin ako, alam ko yung tao, galanti siya. Pabayad ko sa kanil 70, kaya 80. Oo, kailangan na talaga tulak. Tinitis ko, paghintay muna ako magtutulak. Pag isa na, ayun, nakamotor, tutulak na gano'n, kaya naka-jeep. Bawa yung mga ano, bababa siya, sakyan niya, tutulak niya. Kuya, tulak namin ha. Okay, sige kayo pala. Pag-isuyo na lang. Yung bike ko yan, ang nahirapan lang ako dyan, pagpataas. Pero pagpatak ng ganyan, ayos lang. Oo, isa lang kami. Mahirap po. Kasi po, na-try ko na po yung bike niya. Talagang full force po, pero di ko pa rin po mabuhat. Paano pa kaya po kung may bit pa po siya? Nag-aalala po ako, syempre. Pagod na po siya minsan. Tinutulungan niya pa po kami dito. Pag kumita po niyan siya, pwede pong bibili po siyang ice cream, ganun po. O kaya po, papabili din po siyang manok po. Yun po. Kasi po, manok po at saka ice cream, yung inaano po namin pag may birthday.
ako yan. Okay lang. Pero tuloy ko pa rin. Madalas na talaga ito. Ganun na kapag minsan yung lugar na pupuntan ko, na wala akong maano. Pero kapag minsan, pag wala akong nagano dito isang araw to, babalikan ko na naman mga ilang araw. Doon ko pa lang baka... Baga para itong, ano, itong ginawa ko, ito parang... Ano? Nagpapakilala. Ganun. Siyempre, hindi pa ako masyadong alam. Tuloy ko pa rin na si isa palang Benomani. Tuloy ko pa rin. Ano lang, di ba kanina 20, tapos 50, 70. Kasi ano na eh, oras na siya eh. Oras na akong umalis eh. Parang ano lang, parang yung nangyari sa akin yung araw ito, parang tinignan nila siguro kung paano na mahirap gumagawa ng pera. Since bata po ako, isa lang naman po yung goal ko, yung makatapos, masukulian ko po siya. Makakuha po ng magandang trabaho para po in future, ano, maihawan ko po siya sa hirap. Siyempre po, naaawa na rin po ako sa kanya. Kahit ganyan po siya, pinapag-aral na pa rin po ako. Kasi po, noong last birthday niya po, may regalo po ako sa kanya. Kaso po, ngayon, wala po akong naipon eh, kaya wala po akong regalo. Hi, Papa! Happy birthday! Thank you kasi ano, binigay ka ni Papa God sa akin kasi kung wala ka, syempre, wala din ako. Tapos, kung di dahil sa'yo, di naman ako makakapag-aral. Uy, kasama ako. Ay, kasama ka ba? Nagpapasalamat ako ng malaki sa inyo kasi kung di dahil sa inyo, wala ako ngayon kung nasan man ako. Pinapag-aral mo pa rin ako kahit ano, kahit nahihirapan ka na, syempre, di naman biro yon. Kaya, thank you pa. Tapos, sorry pala sa mga na... Kung maldita ako minsan. Pero pa, mahal na mahal kita. Kahit ganito lang ako, susuklian din kita balang araw. Siguro mong kaya ginagawa ko ito upang balang araw na pagwala na ako dito, kaya matanda na ako, ginawa na ako ni Lord. So, ang mama mo, pag nakita nila ako sa heaven, matutuwa yun. Kasi sinabi sa akin noon, huwag mong pabayaan si Sarah. Kaya pinangako ko sa sarili ko, sa kanya. Ahalagaan ko si Sarah, kahit nang hindi ko siyang anak, hindi ko kinahiya. Parang pamilya ka na rin ng bilapa niya ko. Hindi ko iniisip na bakit ako pa. Pero nagpapasalamat ako sa iyo kahit ng papaano. Ikaw pa rin. Alam ko na dito sa tabi ko. Kaya nga sabi sa akin ng tulungan mo yung sarili mo, tutulungan kita.